YES Movement ay, in short, yun po ang pinakaano namin, Youth Evangelization Services, na kung saan po ay tinatag ni Reverend Father Fernando Suarez way back 2012. And nag-end po yung ano namin, ang pag-mission po namin ng Youth Evangelization Services noong 2015. Graduating pa ako noon, 4th year high school, nag-recruit sila Father Suarez sa school namin since mga graduating students yung hinahanap nila. So, papasok na ng college, na-recruit nila kami at isa ako doon sa nakapasok. And then, after noon, nang ma-recruit kami sa island, dinala po kami sa, I think 24 kami, 27 na mga kabataan. Isa po ako doon sa napili doon sa school namin na pinadala dito sa Manila para maging mag-undergo ng mga permissions and seminars. So after noon, almost a month din kami or 2 months I think kaming nag-undergo sa mga permission under with the Reverend Father Fernando Suarez and then yung mga co-formators niya. So minold nila kami muna and then after that, yun kami nilagay na sa pag-mission. Ang mission talaga ay ang layunin talaga ng youth evangelization services ay maano namin, ang target namin ay around the Philippines yung pakay namin na makapagturo ng makapag-evangelize. Kaya lang hindi namin halos natapos yung buong Pilipinas sa pag-iikot. Dahil sa isang bayan pa lang, like sa Camarines Sur, ilang buwan kami dyan, hindi namin halos natapos kasi ang dami mga eskwelahan. And then, yung layunin talaga ng Youth Evangelization Services is yung mapuntahan namin yung mga liblib na lugar kung saan yung mga kabataan na gusto naming maabot ay yung mga talagang kabataan na nasa liblib na lugar. At the same time, sila yung mga kabataan talaga nangangailangan ng tulong lalo na sa spiritual na gabay. Unang-una, yung talagang nakaka-inspire sa kanya, sobrang bait niya sa mga kabataan na kagaya namin. Talagang focus siya doon. Yung gusto niya talagang ipalaganap yung sa pamamagitan namin, maging kabahagi kami ng mga kabataan na nangailangan din. At the same time, ito yung mga kabataan na to, yung palaging sinishare sa amin yung hindi lang kayo yung mag-grow pa, kundi kumbaga parang may matutunan kami sa kanila dahil yun nga, nagbibigay kami ng mga formations, nagtuturo kami ng mga katikisim sa mga kabataan. So dahil doon sa katikisim na yun, marami kami kabataan na na-inspire. Na doon nga, like for example na lang, yung mga kabataan na kung na-experience namin yung mga kabataan na nag-aaway, tapos yung pag after ng katikisim namin, doon sila nagkakabate. At yun na inspired kami dahil mas lalo kami na-inspired sa kanila dahil mas hindi lang kami yung nakapagbahagi ng experience namin, pati yung experience nila na ibahagi din nila sa amin. At the same time, may mga natutunan kami, lalo na sa mga pagdating sa mga problema nila sa buhay. Na yun, bilang estudyante, hindi nila maiwasan na may mga hinahing sila sa buhay at may mga problema, hindi lang sa pamilya, kundi sa kanilang kapwa din estudyante. And then sa pamamagitan namin, na-inspire namin sila, mas na-encourage sila na mag-aral, mas na-encourage silang, mas maging matatag sa kabila ng mga problema na pinagdadaanan, kagaya din namin na bilang mga kuya nila. Kami, bago kami maging scholar, kailangan muna namin maging member ng Youth Evangelization Services. Hmm. So after ng serve namin ng movement na ito, after nun, lahat nun, sabi ni Father sa amin, magiging scholar niya kami in a university in the Philippines. So isa pa ako doon sa napalad na natapos ko yung contract namin ng 2 years sa pagmimission around the Philippines. Tapos, ayun, napalad pa ako na dito talaga makapag-aral sa Manila at isa din ako sa napili. At nabigyan niya ng pagkakataon na dito kayo pagpatuloy yung pag-aaral sa Manila at hindi sa probinsya. Si Father Suarez, sa loob ng 2 taon na pagmimisyon namin, ang dami kong nasilayan ng mga himala sa pagpapagaling niya sa bilang isang healing priest na dito rin sa buong Pilipinas, kung kaya't nakilala din siya hindi lang dito sa bansa natin kundi maging sa buong mundo, dahil naipakita at maraming nakakita yung mga himalang ginawa niya.
talagang nakita ko kung paano niya pinalakad yung isang lumpo at naka-wheelchair siya, tapos nang hinawa, kinuha niya lang yung isang lumpo. Talagang mahalata mo talaga na yung lumpo na yon, hindi makalakad. Pero nung nilapitan niya, nagdasal siya, nilapitan niya, hinila niya yung kamay. Ayun, ginabay niya sa paglakad. Ayun, nakita ng maraming tao. I think sa Glorieta yon, Glorieta 5. Yung nagmas siya na first time ko dito sa Manila. Doon ko nakakita ng first time na himala na napagaling niya doon sa mga tao. So yun, talagang masasabi ko kay Father Suarez na talagang naging ano siya, naging inspiration siya, naging modelo siya, ginamit siya ni Lord para magpagaling ng iba't na libo-libong mga tao. At ngayon nga at nakakalungkot lang isipin na sa dami ng mga tao na natutulungan niya at sa marami pang mga tao sa matutulungan niya na nangangailangan ng tulong niya, ay doon pa siya din nawala. So yun din yung talagang ano namin, yung pasasalamat namin ay taos pusong pasasalamat in behalf ng youth ng movement namin at ng mga scholar din at sa buong mundo na rin at sa buong taon na natulungan niya, lalong-lalo na sa isla ng Iling, na doon saan kung saan ako nanggaling, sa San Jose, Occidental Mindoro.